na to. Magandang araw sa ating lahat, Salvillians. Halina't samahan ninyo kaming alamin ang mga ginawang pagbabago sa ating paaralan upang masunod ang IATF guidelines na kinakailangan sa paghahanda sa pagbubukas ng limited face-to-face classes. Tara! Para ituro naman sa inyo ang mga dapat tandaan na mga guidelines at safety measures para sa pagsisimula ng limited face-to-face classes, halina't samahan ninyo kami na tunghayan ang inihandang maikling video simulation ng ating paaralan. Tara! Mga magulang o tagapag-alaga at mag-aaral, mangyaring tayuan ang mga foot markings habang naghihintay at nakapila sa pagpasok sa ating school gate upang mapanatili natin ang social distancing. Mga karagdagang paalala, nariyan ang ating mga security guard katulong ng ilang mga opisyales ng barangay upang magpanatili ng ating kaayusan. May karapatan silang i-report kayo o pauwiin kayo kung kinakailangan dahil sa hindi pagsunod sa guidelines at safety measures. Tandaan, ang mga magulang at tagapag-alaga ay hanggang labas lamang ng ating school gate. Pero bago umalis, tiyakin na ang inyong mga anak ay nakadumaan na sa ating scanning area at pasado sa mga gurong nagche-check ng kanilang temperature. Mula rin sa istasyong ito ay madadaanan ninyo ang ating automatic alcohol dispenser kung saan kayo ay mag-disinfect ng inyong mga kamay. Narito rin ang ating body temperature scanner kung saan kukuhain ang inyong body temperature. Ipasa ang inyong mga dalang health declaration form sa ating mga guro na nakapwesto sa declaration form area upang isulat ang inyong temperatura at hintayin ang hudyat kung okay na kayong pumasok. Dahil sa DepEd, dapat okay ka! Kung ito ay mas mataas sa 37.5 degrees Celsius, agad kayong papauwiin kasama ng inyong mga magulang o tagapag-alaga.
kung sakali mang lumagpas ang inyong temperatura sa 37.5 degrees Celsius at nakauwi na ang inyong mga magulang o tagapag-alaga, pauupuin kayo sa ating holding station upang hintayin ang inyong mga magulang o tagapag-alaga na sunduin kayo habang kinokontak sila ng ating mga guro kung sakaling hindi bumaba ang inyong temperatura sa loob ng 5 minuto. Kung sakali man nasa kalagitnaan ng klase, kayo ay magkaroon ng masamang pakiramdam gaya ng allergy o injury, kayo ay dadalhin sa ating school clinic. Dito sa ating school clinic ay mayroon tayong mga guro na well-trained na kung tawagin ay mga ma'am nurse. Kaya siguradong safe na safe ka. Para naman sa mga may sintomas ng COVID-19 tulad ng ubo, sipon at lagnat, kayo ay dadalhin ng ating mga isolation in charge na guro sa ating isolation area. Ang ating mga ma'am nurses ang tatawag sa inyong mga magulang o tagapag-alaga para i-report ang inyong kondisyon. Pakinggang mabuti ang direksyon ng ating mga ma'am nurses upang mapabuti lalo ang inyong kalagayan. Bukod sa inyong mga magulang, isa rin sa mga tatawagan ng ating mga ma'am nurses ang ating Barangay Health Emergency Response Team o kung tawagin natin ay BERT. Sila ay isa lang sa ating kapartner pagdating sa inyong kalusugan. Sila ang maghahatid sa inyo pauwi sa inyong tahanan o magdadala sa inyo patungo sa pinakamalapit na ospital o klinika kung kinakailangan. Sila rin ang mga makakatulong sa inyong ma'am nurses para i-monitor ang inyong kondisyon mula sa mga susunod pang mga araw. Pagkatapos sa scanning area, kayong mga mag-aaral ay didiretso na sa hand washing area. Nariyan ang ating mga guro upang siguraduhin na maayos ninyong nahugasan ang inyong mga kamay. Mula sa hand washing area, maaari na kayong dumiretso sa inyong respective classroom. Ang inyong mga dadaanan ay may mga arrow marking o yung mga nakadrawing sa sahig. Ito ang inyong magiging gabay sa pagpasok sa mga classroom. Para saan nga ba ang mga gabay na ito? Ito ay para sa tinatawag nating one-way system. Sa labas ng inyong mga classroom ay may nakahandang hand sanitation at disinfect station kung saan makikita ang alcohol dispenser upang kayo ay muling mag-disinfect ng inyong mga kamay. Sabi nga nila, clean hands can save lives. Huwag ring kalilimutan na ipaskan ang inyong ID na may QR code para sa inyong attendance. Pumasok ng maayos sa inyong classroom. Sundan ang arrow markings upang ang alam ang inyong dadaanan. Iwasan muna ang paglapit at pakikipag-usap sa inyong mga kapwa kamag-aral. Makinig ng mabuti sa inyong mga guro. Habang nagkaklase, ay siguraduhing nakasuot pa rin ang inyong mga face mask. Iwasan ang hiraman ng gamit sa mga kamag-aral. Bago pumasok, i-check na ang inyong mga gamit sa bahay pa lamang upang matiyak kung kompleto ang mga ito. Iwasang pumasok sa paaralan ng kulang-kulang ang gamit.
dapat ay laging may baong extra face mask at alcohol sa inyong mga bag. Makiisa at makilahok sa klase. Ugaliin pa rin ang pagtataas ng kamay upang matawag ka ni na ma'am at sir. Kung sakaling may ipapagawang performance task sa inyo, pakinggang mabuti ang mga direksyon ni na ma'am at sir. Iwasan ang pagkakagulo at panatilihin pa rin ang kaayusan ng klase. Itapon ang gamit o nasirang face mask sa tamang basurahan na makikita sa labas ng inyong mga classroom. Pagkatapos palitan ang inyong face mask, ay i-scan ulit ang inyong QR code saka umalis. Pagkatapos ng klase, hintayin ang hudyat ni na ma'am at sir sa paglabas ng inyong classroom. Muli, iwasan ang pagkakagulo. Pakinggan ang instruction sa inyo ng inyong mga guro. Sundan muli ang mga arrow markings sa paglabas ng inyong mga classroom. Hanapin ang may nakalagay na exit sign sa inyong mga pintuan at doon lamang maaaring lumabas. Huwag kalilimutan ang one-way system at syempre ang social distancing. Sundan ang mga hallway markings hanggang sa makarating sa exit gate ng ating paaralan. Natunghayan natin kanina ang mga ginawang pagbabago sa mga pasilidad at classroom ng ating paaralan para sa kaligtasan ng ating mga mag-aaral at guro. Handa na ang ating paaralan. Handa na rin ba kayo? Handa na kami! 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 Nasaksihan niyo po ang aming ginawang paghahanda para sa pagbubukas muli ng paaralan ngayong 21 ng Marso. Sa ating paghahanda sa pagbubukas ng paaralan, isang matiwasay, maayos, ligtas at kapaki-pakinabang na pagbabalik nyo ang ating hinahangad. Maraming salamat sa inyong lahat.